Sa bawat dekadang nagdaan sa ating mundo, iba't ibang tradisyon na ang nakasanayan na pinamana pa ng ating mga ninuno. Subalit, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tradisyon kung saan ang mga sanggol ay hinuhulog sa taas na 30 feet. Kung interesado ka sa tradisyon na ito, ay tara, simulan na natin. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod na video gaya nito. Ang ilang mga pamilya sa kanayunan ng India na parehong mga Hindu at Muslim ay handang pahintulutan ang kanilang mga anak na sanggol na ihulog mula sa tuktok ng isang shrine o dambana, pabagsak sa isang nakaunat na bedsheet sa taas na 30 talampakan. Subalit, saan o paano ba ito nagsimula? Ito ay nagsimula pa noong 700 years ago na ang nakakalipas. Ang ritual na ito ay matagal ng tanyag sa Maharashtra at Karnataka State, kung saan sa panahong ito ay mataas ang bilang ng pagkawala ng buhay ng mga sanggol dahil sa kakulangan ng kaalaman sa medikal at ang mga pamilya ay may ilang lugar lamang para makahingi ng tulong. At may isang alamat na kung saan gumawa sila ng isang dambana para sa may mga sakit na sanggol. Ginawa nila ang dambanang ito hindi para gamutin ang mga sanggol kundi para ihulog ang mga ito. Dahil ayon sa isang maalamat na kwento, ang peer o spiritual guidance na pinayuhan ng mga tao na gumawa ng isang dambana at ang mga sanggol na nasa bingit na ng kamatayan dahil sa sakit ay ihulog mula sa tuktok nito. Giit pa ng peer, ito ay pagpapakita upang ipakita ang kanilang pagtitiwala sa makapangyarihang lumika. Matapos nilang isagawa ito, ang mga sanggol ay mahimalang parang naduduyan sa ere na animoy isang dahong nahulog sa puno na dahan-dahan ang pagbaba sa sahig. At habang pababa ito ng pababa, pabagsak sa lupa, habang nasa kalagitan ito ng himpapawid, ay may lumitaw na isang hindi maipaliwanag na bagay o kung anong bagay man ito na nakapagligtas ng buhay ng mga sanggol. Ang mga sanggol na may sakit na hinulog ay gumaling at humaba ang buhay. At mula noon, ang mga panalangin para sa pagsilang ng isang malusog na sanggol sa rehiyon ay kasama na ang isang pangako na ihuhulog ang sanggol bilang handog sa nag-iisang lumika. Naniniwala ang mga taga-baryo na ang ritual ay nagdadala sa bata ng mahabang buhay at magandang kapalaran at pagpapanatili na hindi ito mapupunta sa masama. Noong 2009 ay pumutok ang balitang ito kung saan isinagawa ito sa Baba Umer Darga sa isang shrine na matatagpuan mo sa Solapur, Maharashtra. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng samot-saring mga komento sa netizen, lalo na sa government ng India. Subalit, sa pagdaan ng panahon ay patuloy pa din itong isinasagawa dahil nga sa kanilang paniniwala. At karaniwan, itong isinasagawa sa mga batang maedad na 12 buwan matapos itong ipanganak. Ang tradisyon nating mga tao ay katambal na ng ating buhay at dahil dito, maraming mga tradisyon na kung minsan ay hindi natin lubos maisip kung paano ito nagsimula at kung bakit ito ginawa. Subalit, hindi din natin maialis sa buhay ng isang nayon at sa mga taong nakatira dito ang kanilang nakasanayan ng mga tradisyon. At yan nagtatapos ang ating kwento. Kita-kits ulit sa susunod nating kwento. Salamat!